It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. Just smile on your face, let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. Let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. What time is it? It's P-VOT time. P-VOT time. Sa mga taga-progressive, hello. Good afternoon. Yes, at sa mga taga-Monticello, what time is it? It's MacVOT time. It's MacVOT time. So, binabati namin kayong lahat. Kumusta po tayo dyan? Magandang hapon. Yes. Pinagpala na hapon sa ating lahat. Mayong hapon sa inyong tanan na. Sa mga taga-office, sa accounting, sa production. Shout out sa inyo po. Shout out, nagpapa-shout out si Ate Mercy sa mga taga cutting department. Hello, cutting department. At taga warehouse department. Hello, warehouse department. Binabati din namin. Shout out din kay Lindy na lately, 'di ba, na-aksidente siya sa motor. So, ingat po sa pagda-drive. Si Conan na sagi ng kotse, 'di ba? Yung mga nagba-bike, mga na magmo-motor. Please wear safety gears. Mag-helmet po palagi. Yes. At alamin din kung ano yung mga bicycle signs. Mm-hmm. May nakita akong pinost ni Ma'am Sandra sa mga bicycle road signs. Lalo na ngayon na wala naman kayong mga side mirror kung makikita niyo ba yung mga nasa likod, di ba? Mm-hmm. So, parang dapat siguro invento yun, no? Yung side mirror ng bike. Tingin mo effective kaya yan? Nag-iba na po yung dynamics ng kalye ngayon sa lansangan. Dahil nauso na yung mga nagbabike, iba na po yung sistema. Dati mga humaharurot na kotse, motor. Meron na po dapat natin isa lang alang yung bike lane na kung tawagin. Huwag na huwag po tayo magpipirmi doon sa bike lane. Hayaan po natin na nasa bike lane ng mga bisikleta at bigyan po natin sila ng daan, huwag po nating aagawan. So, yes. Let's change, let us adapt sa ating ways ngayon.
Correct. Pero sa mga nagbabike, mas maraming nagbabike sa kanila eh. Mm-hmm. Ano ba dapat ang isaalang-alang? So, palagi pong naka-wear ng safety gears, helmet number one, tsaka dapat visible po ang yung mga suot. Meron kayong mga nilalagay na reflectorized vest or mga, wag naman yung nakakasilaw naman, be considerate sa iba kasi yung iba naglalagay ng mga LED lights, nakakasilaw din ng ibang sasakyan. Yung tamang visibility at yung tamang anticipation po. Ako po, bata pa po ako, nagbabike na ako, nahilig sa motor. Merong tinatawag na anticipation quotient. Alam nyo yung tamang paghinto at pagbilis. Katulad yan sa buhay, yan yung tinatawag na katinuan, sanity in life. You know how to go fast and to slow in life. So dapat, tingnan po natin yung mga road signs, kung meron mga sinasabing hinto, bumagal, bawal, pwede. So let us be considerate doon sa ating kalye. Correct. Huwag lang yung bigla-bigla kang lilipat ng lane. Mm-hmm. Delikado yan, di ba? Meron pa lang mga sasakyan sa likod. Yun yung observation ko sa mga nagbabike ngayon. Di ba, mag-motor tayo. Tapos, minsan may bike na biglang, hindi nakakita na sa likod tayo, bigla siyang, lilipat sa ibang lane. Oh. Di ba? So, wala ka namang side mirror na makikita mo yung nasa likod. Mm-hmm. So, may teamwork sa daan araw-araw. So, consideration po sa bawat motorista sa nagko-commute. Let us help one another. Let us heal as one. As we adapt, as we adjust, tulungan po natin ang isa't isa. Be considerate po. Correct. So, it's pivot time. Ako si Ate Love sa mga hindi nakakilala sa amin. Mm-hmm. Ako naman si Kuya Aaron. Shout out kay Kuya Gary, yung ating guest doon sa COVID survivor. Siya yung nagpatahi nitong Kingdom Avengers. Avengers. Meron kasi kaming team sa basketball. Larong-laro na kami. Kingdom Avengers. Mm-hmm. O bakit pala Module Legends nakalagay dito? Hindi ko alam. Ayan. Bakit Module Legends? Di ba, ang alam ko, Mobile Legends. Oo. Sino dyan ang mga tropa ng Mobile Legends? Wala. Kung merong Mobile Legends, ngayon, merong bagong nabuo. Mm-hmm. Module Legends. Bakit kayo Legends? Kasi, di ba, katulad nga ng Mobile Legends, ngayon naman, yung na-stress, yung nag-trending ngayon, di ba, dahil nagpasukan, na-open po yung ating public school system. Sino po yung na-stress sa pasukan? Sino yung mga pumasok talaga sa pasukan? Yung mga magulang ba o yung mga bata, di ba? Nakita mo anong sabi ng isang post? Hindi naman sa pumasok, pero parang yung ang naka-enroll magulang eh. Sabi ng isang magulang, parang ako yung naka-enroll. Bakit parang ako ang naka-enroll? Ayan, Module Legends yan. Oo, kumusta po? Shoutout sa mga magulang dyan. Oo. Pag-uwi ay tinuturuan pa ang mga anak sa kanilang mga modules, mga worksheets. Oh. Mga gawain, naiintindihan po namin yung mga parents dyan, yung iba talaga pagod na late na nakaka-uwi, tapos may bata pa silang, meron pa silang mga anak na kailangan i-guide, kumusta na anak yung gawa mo, kasi kadalasan sa mga bata, pag walang nagpo-push na gumawa niyan, hindi din gagawin. Oh. Wala dun si mam eh, wala si teacher. Unless nag-online class ang anak nyo, di kaya talagang may expectations na pinapagawa. Yun. Kaya, saludo kami sa mga magulang dyan na talagang haggard over Sosa. haggard na, tulad ng kapatid ko. Ang kapatid ko isang teacher din. Kinumusta ko siya, kumusta naman. Haggard na haggard daw siya. Mas haggard pa siya ngayon kesa nung may physical class. Mm-hmm. Sabi ko, bakit? Dahil hindi lang sila nag-aayos ng modules sa school. Nag-sort out ang mga modules ng teachers eh. Nag-aayos yan eh. All throughout. O naghahatid pa ng modules. Mm-hmm. Tapos, pag uwi niya sa bahay, may dalawa pa siyang anak na tuturuan. Mm-hmm. Kaya, haggard na haggard siya. Kaya yung mamagulan dyan, talagang kami sa inyo. Saludo kami sa hindi niyo hinahayaan ang inyong mga anak na mag-freeze ang kanilang pag-aaral. Tama. When you say freeze is matigil. No to academic freeze. Yes. At kahit naman
ang pag-aaral talagang dapat tuloy-tuloy kasi yes. Learning is not lockdown. Tama. It's never lockdown. Tuloy-tuloy ang pagkatuto. Kahit saan, kahit sa bahay, tayo'y pwede matuto. Yes. At ang natural kasi ngayon na tendency dahil sa sobrang pagod, di ba, yung mga parents nagreklamo na sa pagod, ang hirap-hirap ng lessons, sobrang hirap. Alam mo, grade 2 ngayon, sobrang hirap ng lesson nila. Kasi yung kadalasan sa mga modules ngayon, naka-print, di ba? Tapos, naka-print. Pag-printed, naka-print, di ba? Para ma-produce siya ng mas marami. To reproduce, it has to be photocopied or printed as black and white. Mm-hmm. Di ba? Original yan, actually, colored ang print, ano, I mean, ang module. Mm-hmm. Pero pagdating sa ano, distribution, black and white na kasi para makatipid nga. Mm-hmm. Kasi imagine mo naman, 8 modules a week ang i-reproduce ng school, di ba? Or ng division. Tapos, pagdating doon, hirap na hirap talaga sila. Pati yung nanay at tatay, hirap na hirap sa grade 2 na module. Mm-hmm. Kaya nag-post siya. Ang hirap na pala ng lesson ngayon sa grade 2. Bakit? Mm-hmm. Kasi alamin mo kung anong kulay ito. Tama. Black and white lang naman eh. Xerox lang. Hindi mo alam. Alam dito yung lila, yung asul, yung verde. Para-paras lang ang kulay. Kasi nga, black and white. Isa sa mga nababasa ko lang. Kawawa yung mga, hindi naman kawawa, very challenge, di ba? Yung nakita natin yung mga teachers dun sa Leyte, sila yung nag-produce ng kanilang sariling module. Actually, sa mga probinsya. Mm-hmm. Nag-preprint sila at napakarami mga section by coming from their own money, from their own pocket. Actually, may budget yan, pero hindi enough ang budget. Mm-hmm. Lalo na kung konti lang yung ano, MOOE, or yung talagang naka-budget sa school. Ano yung ibig sabihin ng MOOE? Nakalimutan ko yung term. Basta yan yung nila ang budget. Memorandum of... sorry po, I forgot. Ba't ko tinanong kasi? Okay, hindi ko na maalala na ano namin, na-discuss namin yan. Pero yan yung nakalaan na budget, supposed to be sa mga pangangailangan sa school. Pero, sa dami ng demand, lalo na sa module, ba? Imagine mo, 8 subject at isang module, more or less, at pinaka-counting page niyan is 16 pages. Ba? 16 pages times 8, yan ang number of pages sa isang bata sa isang linggo. Kung ilan ang estudyante mo times, let's say for example, estudyante ko ngayon, 35. Mm-hmm. So times 35 yan. Mm-hmm. Diba? Times 35 for my section pa lang yan. Mm-hmm. 8-12 sections kami. Diba? So, ang dami-dami. Grade 6 pa lang yan. Paano na lang yung ibang grade level? So, that much. Kaya nga naghahanap ng donations yung mga schools, kung sino may, ano. Kaya ito talagang bakbakan siya. Module legends. Hindi lamang yung, ano, schools ang nakipagbakbakan. Pati magulang nakipagbakbakan na rin sa mga aralin ng mga anak. Kasi nga, walang teacher na nandun na nakaguide. Kaya parent ang magaguide. Ako rin, hindi siya bago ng parent nag-guide din sa anak. Kasi nung normal pa ang situation natin, expected na talaga or expectations na namin ang magulang naging pag-partner sa mga teachers at sa school na mag-guide sa mga anak. Yun nga lang ngayon, mas mahabang oras na kasama niyo sila. Okay? Mas mahaba. Kaya, tiis-tiis tayo ngayon. Bukas-bukasan na natin ng sobrang reklamo kasi wala naman pong may gusto nito. Mm-hmm. Diba? May mga complaints tayong naririnig. Pero, yun, module legends, bakbakan, your mind is under attack. Ano yung masasabi mo na may mga komento ng ibang mga parents daw hindi natin makontrol yung mga responses nila, diba? Sabi nga ng celebrate recovery, we cannot control other people's responses. Sabi ng mga ibang parents, bawasan daw yung sahod ng mga teacher kasi yung halos gumagawa daw ng trabaho yung mga parents na doon sa bahay. Ano yung reaction mo doon? Ang naisip ko doon, pwede namang ibawas, i-divide sa parent lahat. Divided by ilan yan? Ilan ang parents sa isang class? Actually, ang parent kikita dyan lang ano, 40 pesos a day. Mm-hmm. So, pwede pala. Tapos na-stress ka buong araw. Yun nga lang, ganun lang irereklamo mo. Actually, the teachers are working hard. Behind, hindi nyo nakikita, behind the camera. Yung iba nagpo-post talaga. Mm-hmm. Yung iba talaga hindi lang, hindi sikreto lang o hindi naman pinapakita. But ever since
the pandemic started, trainings, nangyayari ng training sa teachers, mm-hmm. paano gawin, paano magsulat ng module, mm-hmm. or paano magturo, or using online teaching. Ako nagtuturo ako araw-araw eh. Mm-hmm. Kita talaga ako sa mga estudyante ko online, magamit kami ng gadget. Tinuro din sa teachers yan kung paano gumamit yan. Pero may mga parent kasi or may mga bata na hindi naman kaya ang mag-online, pinili ang modular, yun. Kaya pipiliin din ng parent na turuan ang anak or i-guide ang anak, pero hindi ikaw ang sasagot. Okay? Mm-hmm. So hindi po totoo na walang ginagawa ang teacher, sobrang busy po ang teacher talaga sa totoo lang. Mm-hmm. Okay? Kung papipiliin po kami, mas gusto namin yung face-to-face. Mm-hmm. Mas gusto namin nakaka-interact yung mga bata. Kali. At ngayon, alam mo, mas na-appreciate. May mga pensa mo na nakaka-appreciate na. Hirap sarili ko mga anak. Ubus na ang pasensya ko. How much more, diba, kung hindi mo anak at nakayang turuan niya ng teacher ng anak mo. Mm-hmm. Buong taon, nakayanan, ilan sila, hindi niya anak yan. Mm-hmm. Pero naturuan niya. So when you see it to that, in that kind of perspective, mag-ibang perspective natin eh. We should not blame each other. Huwag natin i-blame yung government, ang ginagawa ng government, ganun lang, kurus lang sila, ano, ganyan-ganyan. Diba, we have a lot of complaints. Okay, given na yan. Wala namang perfecto eh. Ang kailangan lang natin magtulungan dito for our children kasi hindi pwedeng matigil ang pag-aaral nila. Tama. Meron talang dapat pwede tayong gawin bilang magulang. Kung ano lang yung makaya natin, huwag nyo i-pressure ang anak nyo na galingan mo, first honor ka dapat ngayon. Lalo na ngayon, may pagkakataon kong maging first honor. Akin na ako nang sasagot sa module mo. Huwag po nating i-pressure ang mga anak natin, lalo na ngayon na napaka prone sa mental health issues. Mm-hmm. Balita maraming ko, nasi-stress. May nagpakamatay doon ng estudyante na hindi tinanggap yung module. Hindi tinanggap dahil late daw. Late daw, oo. Actually, if you assess, hindi lang naman siguro yun ang reason. Siguro mm-hmm. may mental health problem na yung bata. Gadagad ganun, di ba? May mental health talaga pag isang tao ay nagpapakamatay. Maging bata man yan ang matanda. So, kailangan nakaguide pa rin ng parent. Diyan kayo mag-i-encourage. Huwag nyo silang masyadong i-pressure na it's okay lang, anak. Move and work to your pace. Especially ngayon, nakaka-umpisa lang. Huwag biglain. Kaya ngayon, first lesson, hindi pa kami nagbigay ng module eh, sa school namin. More on, nag-topic kami tungkol sa COVID, nag-topic kami paano maging safe. Tinopic din namin paano maging safe sa online, na hindi ma-avoid nila ang cyberbullying. Mm-hmm. Tinopic din namin paano maging healthy mentally. So, ina-express namin yung mga bata, nararamdaman mo yun, i-drawing mo yun. Kahit anong i-drawing mo, basta nagpapakita yun ang nararamdaman mo. Mm-hmm. Ayan, at natuwa kami sa mga pinakita nila, iba-iba ang emotions na pinapakita. It's very important na maproseso ng bata yan. Okay, so, ayun. Yun lang, kaya mo yung legends. Grabe, hugot. Hugot. Hugot bilang teacher. Kaya, di ba, express po natin yung Teacher's Day, yung Teacher's Month, di ba? Pasalamatan natin ang mga guro. Kasi, behind the scenes, grabe po ang kanilang... Alam niyo po ako, minsan nakikita ko sila, nagmi-meeting alas 12 ng gabi, Sunday, di ba, may mga bigla ang meeting, so wala nang pinipiling oras. Mm-hmm. At ngayong araw, nagbigay ng mga modules, first week, di ba, sa mga parents. So, marami silang inaasikaso. Preparation, studying the online platform, pagpapaliwanag, pasensya sa mga makukulit online. Grabe po. Di ba, kung sa classroom, physically, mayroon mga makukulit na mga bata. Mayroon din palang makukulit na bata kahit online, di ba? Mas lalo na sa online. Maingay sila doon. Naririnig mo yung manok, yung ingay ng magkakapatid, yung kulitan, harutan ng bahay, sinabi ng immute, hindi pa rin, di ba? So, nakikita natin, module, legends talaga. Try to experience. Magandang maranasan din natin itong ganito. Kasi, may matutunan din tayo nito. Kailangan lang ilagay natin sa perspektibo na hindi tayo parang lugi tingnan. Kasi para sa mga anak natin to. Pero relatively, sabi ni Briones, yung ating Secretary of Education. Naging successful ang opening at around 24 million students all around the country who enrolled online.
So, sila ay naka-enroll. At yung nakaka-sad lang, kasi maraming nang sarado mga private school. So, ngayon, binuboost naman yung public school system. So, we need really to pray for the public school teachers. Kasi ang mga private students nandun din sa kanila ngayon. So, ginajuggle nila ngayon yung challenges ng technology, ng online classes, ng preparation, yung modules. Tapos, di ba, nagsulat ka rin, isa kang writer ng isang module. Ano yung sinulat mo? Sa Quezon City yun ang module, pero we hope to be recognized in the region sa, pag-pray nyo. Sa national level. Capital region. Region. Grade 6 yun. Basta, anong subject yun? Makikita niyo na lang sa module, yung writer, makikita niyo. Hindi, isang grade level lang yun sinulat. So, grade level ko lang. So, shout out nyo na lang pag makita nyo. Ewan ko kung makikita nyo po. Tapos, good news pala, kakaroon kami, mag-launch, kasi may nag-advise sa amin, Teacher Love, Pastor Aaron, para mas ma-widen yung values orientation training, mag-open kayo ng YouTube account. Diba? So, may nagsabi sa akin, si isang IT expert, sabi niya na, para mas maraming matulungan at marami na kayo mga ginagawang content, instead na nadidelete nyo lang, why not i-put doon sa online? Kaya aming sasabihin sa inyo na today, we will be launching our YouTube account. Wow! Sana po mag-subscribe kayo. Please, like and share. Oh. Ano yun? Like and subscribe. And ano ba yung notification? Oh, mamaya, sasabihin namin kung ano yung pangalan. Oo, okay. Sana po supportahan nyo kami. Or, kasi nag-iisip pa kami ng pangalan eh. Pwede kayo mag-suggest. Pwede Lobron nyo. James. Lobron James, no? Sana mag-champion yung mga Lakers fan dyan. Ano yung mga galit kay Lobron? Oh, isip tayo. Isip. Lobron. Lovina Aaron. Lobron. Polveron. So, tuloy-tuloy tayo. Ano yung pag-uusapan talaga natin? Modules ba, Kuya Aaron? Tutuloy natin yung mensahe natin nakaraan, di ba? Bantayan yung ating dila ngayong pandemya para tayo maging pagpapala. Correct. Si Hope, hindi siya nagkasala kay Yahweh sa pamamagitan ng pagsisi sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at pagdurusa. Bagkos, siya'y lumuhod, nanikluhod sa Panginoon. Sabi niya, "Naked, I came from my mother's womb. Naked, I will go back to dust," or babalik ako din sa alikabok. Blessed be the name of the Lord. Tayo muna'y manalangin. Tayo'y yumuko at idulog natin sa Diyos ang pagkakataong itong ating values orientation time. Panginoon, salamat po sa successful na launching ng public school opening ng ngayong Lunes. Thank you, Lord God, na naging matagumpay po, ikaw po nag-ingat sa mga teachers, ikaw po yung nagbigay biyaya sa mga kabataan na rin po, Panginoon. Ayaw po namin na magkaroon ng academic freeze. Gusto po namin magtuloy-tuloy kasi nakita po namin sa survey, ilang months lang na mag-freeze yung bata sa pagkatuto. Nagkakaroon ito ng hindi magandang wiring sa kanilang utak, epekto sa kanilang utak. Dinadalangin po namin na tuloy-tuloy po ang pagkatuto. We will never stop learning until we are breathing, Lord. Gabayan niyo po patuloy ang mga magulang, maging mapasensyoso, pasensyoso sa mga nilang mga anak. We pray, Lord, na magtulungan ng mga parents, ang mga teachers, ang aming gobyerno po, Panginoon, bigyan karunungan na maging maayos po ang lahat-lahat sa aming paghilom nitong pandemyang ito. Kaya ito po ang aming samot dalangin sa aming pagkakalob ng P-VOT time or MAC-VOT time. In Jesus' name. Amen. So, we will continue sa buhay ni Hob, di ba? Hindi siya nagkasala sa kanyang pananalita. Bagkos sumamba siya, hindi niya sinisi. At sa kapanahunan din, nakatulad na mayroon tayong kaibigan, minamahal sa buhay na
katulad na dinaranas sa job or may matinding pagsubok. Nasabi dito, pakibasa nga. When someone is going through a storm, your silent presence is more powerful than a million empty words. It's by Pema Davis. Tama po. Kung meron kayong namahal, kapamilya, kapatid, barkada na may pinagdadaan ng matinding problema ngayon, nawalan ng trabaho, namatayan, talagang pagsubok. Sinasabi dito na mas makapangyarihan ang iyong presensya. Yung just mere being there. Pagpunta mo, wala ka nang sasabihin. Kasi minsan yung mga sinasabi mo pa yung masakit, sasabihin mo, alam mo, nasa langit na siya, nakakatuwa, na nandun, na-enjoy siya, nawala na yung... Although, totoo yun, di ba? Merong truth nun, pero hindi siya nakakatulong. Kasi sabi dito, your silent presence is more powerful than a million empty words. Yung presensya mo, yung mas makakatulong. Makikita natin yung may mga kaibigan pala si Hob na pumunta at nakiramay sa kanya. Balikan muna natin, bakit nakiramay? As a review, kilala niyo si Hob, di ba, sa Bible? Siya yung taong known sa sobrang grabing pinagdaanan sa buhay. Ewan ko kung merong nakaranas ng tulad ng nadaanas ni Hob. Unang-una, isa siyang mayamang tao, pero unang-una nawala lahat ng kanyang ari-arian. As in, may mga umangkin, mayroong mga umatake sa kanila. Mga kaldeyo at mga sabeyo. Pinuha yung kanilang mga ari-arian. At masakit yung sumunod, nawala ang lahat niyang anak, namatay. Job chapter 2. Yes. Ayan. Namatayan siya ng mga anak. Sobrang matinding pagsubok na pinagdaanan. At yung pagsubok pa na pangatlo ay yung kanyang katawan mismo ay nagkasakit. Diba? So, ang natira sa kanya, yung katawang may mga sakit-sakit at sugat-sugat at yung kanyang asawa. Diba? Yan daw yung pinakamatinding problema ni Hob. Alin doon? Yung naiwan yung talakera niyang asawa. Bakit nasabing talakera? Kasi lahat ng kukunin, yung natira pa, bungangera niyang asawa. Bakit mo nasabing bungangera yung asawa niya? Kasi sabi ni kanyang wife, di ba? Yung Mrs. Hob. Are you still, sabi ni Mrs. Hob, are you still holding to your integrity? Umalis ka na dyan sa yung piety mo, yung pagiging maka-Diyos mo, at sumpain mo na si Yahweh. Sumpain mo na yung Diyos mo. Grabe, no? Kasi grabe naman yung hinayaan niyang mangyari sa'yo yan. Di ba grabe naman yung words na yun? Iisip-isip na ni Hob. Sa lahat ng mawawala, dapat una itong nawalang asawa ko. Grabe yan naman. Kasi yun yung... Ayan yung mga tampulan ng mga pasto. Nagjo-joke-joke. Sabi doon na... Grabe yan yung pinakamatinding pagsubok ni Hob. Yung naiwan sa kanya, yung asawa niyang bungangera. Oh, pero ang ganda ng sagot ni Hob doon. Oh, sabi ni Hob, tatanggap lang ba tayo ng mabuti? Mabuti sa Diyos? Paano yung mga hindi maganda? Sabihin, meron talaga siyang perspective na ang buhay, meron siyang nasa state na wasabi. Ano yung term mo? Japanese word na wasabi. Wasabi na tanggap mo ang buhay na may problema talaga at tinatanggap mo yun na nangyayari sa buhay mo. Beauty in simplicity. Simplicity and even in pain. Alam mo, nararanas ka ng pain. Full. Oo. There's beauty in brokenness. Ano yung diba? Wasabi? Sino sa atin ang tanggap? Hindi wasabi. Wasabi, walang masabi. Pagkain yun. Sa Japanese yung green. Ano yung term na yun? Nakalimutan mo na. Nabi-sabi. Hindi. Nabi-sabi. Wasabi. Wasabi kasi yung pagkain. Oo nga pala, okay. Wasabi yung pagkain. So, pasensya po. Okay, hindi po yung Japanese food na yun yung may kick. But it's a Japanese term. Yan yung pagyakap ng buhay na gusgusin. Wabi-sabi. Wabi-sabi. Uh-huh. Wabi-sabi. Right. Galing. Hindi po wasabi. Okay. So, wait, siguro may nag-react. Pamilya yung wasabi yan. Oh. Sa sila sa one ko nung... Teriyaki. Teriyaki. Magigay yung mga, raw na bitters. Salmon. Oo. Yung mahilig sa mga bento food ng Japanese. Oo nga. Kaway-kaway. Sa mga gustong magpadala dyan ng mga Japanese food, tanggap po kami kasi, di ba, mag-open kami ng YouTube account.
So, kung gusto nyo i-promote ang yung mga businesses yun, okay, mag-uupisa na kami. Tuloy natin. Yung oh, bunga diba, niya ng asawa. Oo, oh, di ba? Grabe yung ano niya, yung... Si Joe, grabe yung perspective niya. Mm-hmm. Na hindi lamang siya sumasamba sa Diyos dahil maganda ang panahon, maayos ang sitwasyon, mayaman siya at masaya. Mm-hmm. Pero tuloy, hindi nawala ang kanyang pagnanampalataya at pagsamba sa Diyos kahit kung siya'y dumaan sa matinding pagsubok. Mm-hmm. At dahil sa pantiting pagsubok na yan, meron siyang mga kaibigan na dumamay sa kanya. Ano, alam din natin kung ano mga ginawa ng mga friends niya. Ano yung mga pangalan ng mga friends niya. Mga pangalan din, meron din nabanggit at maganda. Yung mga ginawa nila. Ngayong pandemya, di ba, masasabi mo talaga sino yung mga tunay na kaibigan mo, di ba? So, in Job chapter 2, ito yung last passage doon sa chapter 2. We encourage you to read the book of Job. It answers the ancient question of why such a good, loving God allow evil or suffering in a good, innocent man like Job. Okay, it actually points to the person of the Lord Jesus Christ. Yes. Blameless person, yet he suffered for us. Yes. So, ito yung mga kaibigan ni Job. Pakibasa nga. When Job's three friends, Eliphaz, the Temanite, mm-hmm. Bildad, the Shuhite, and Zophar. Kasi Bisaya yun si Bildad eh. Oh. And Zophar, the Naamatite. Siya yung pinakamalayo eh. Zophar. Zophar, the Naamatite, heard about all the troubles that had come upon him. They set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. Wow. Tagalog, yung tatlong kaibigan ni Hope na si Eliphaz. May tatlong kaibigan. Si Hope, ang pangalan ay si? Sina? Eliphaz, Bildad, and Zophar. So, mga Bisaya kasi ito, EBZ. Okay? Eliphaz, Bildad, Zophar. Bakit okay. Bisaya? EBZ. Tapos Shuhite. Sabi mo, Shuhite, okay. Si Shuhite naman talaga. Shout out sa lahat ng mga Bisaya. Ako po, kami po ay taga Leyte. Tubo po akong Tacloban. Siya ay tubong... Ako ay tubong States. Wow. In the province of? MacArthur. Wow. States of Calamity. MacArthur. Leyte. Ayan. Shout out sa mga taga Leyte dyan. Wow. So, ituloy natin yung kwento. Okay, may mga kaibigan. Si Hope, tatlo. Ang ganda sa kanila, nag-meeting sila. Umalis sila sa kanya-kanyang tahanan. They set out from their homes and met together. Nag-rendezvous sila. Okay, guys. Nabalitaan yung nangyari kay Hope. Oo nga, diba? Grabe nangyari sa kanya. Yatake siya ng mga sabeyo, kaldeyo, kinuha yung mga kamelyo, kinuha yung mga oxen, yung livestock niya. At doon, may dumating na makidlat, naubos ang lahat. At hindi pa noon, pati kasama ang kanyang mga anak, naiwan sa kanya, bungangera niyang asawa, i-comfort natin yan. Kasi grabe yung pagdurusa ngayon ni Job. Ang keyword ng Book of Job is the word comfort. So, makikita po natin dito, kasi yung Job, part siya ng wisdom book. So, we have the book of Proverbs, di ba? Yung stand-alone, di ba yung prose? Para siyang talata. Actually, yung book of Proverbs, yung book of Job, para siyang prose or isang talinghagang maliit na salita, pero napakalaki. So, nangyari sa kanya kay Job, good, and then yung bad, at saka yung good. So, order, chaos, and then order. Nakikita mo yung story niya, di ba? Kasi later on, naging maganda rin. So, ganun yung mga literatura doon sa book of, sa yung ancient wisdom writers. Kasi yung book of Proverbs, hindi lang naman si Solomon. Kahit yung mga ancient writers magagaling doon, pinagsama-sama. So, book of Proverbs, book of Psalms, and book of Job. Saan ka makakakuha ng wisdom, comfort, yung big idea is in the fear of the Lord.
Kaya sabi ng Psalms, ng Proverbs, at saka ng Job, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi mga mundo ngayon, yung hanap nila, happiness, or pera, kayamanan, yun yung purpose, yung life's pursuits. Pero dito, si Hope for richer or for poorer, he followed God. And then, ganda, di ba sabi natin kanina, yung sympathy, yung silent presence. Nag-usap-usap itong mga kaibigan to sympathize. Tara, puntahan natin si Job. Kailangan niya ng comfort. Kailangan niya ng karamay. Karamay. Yun, yung word na karamay, kadamay, it's a biblical mental image, picture po yan, na ang Diyos ay kasama natin kahit sa ating mga groaning, sa ating pag-iyak. If you're asking, where is God in this pandemic? He is our karamay, kadamay. Hindi yung kadamay na ano. Ah, wag yun. Yung mga makakaliwa. Okay. So, God is for us. Mm-hmm. He is for the oppressed and the broken. So, if you're looking for God in times of brokenness, siya ay mas malapit sa iyo. At ang konteksto nito, kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, ang Diyos ay panig sa iyo. Correct. Verse 12, pakibasa. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Mm-hmm. So, itong pag-act ng weeping aloud, pagpunit ng kanilang mga damit, at pag-sprinkle ng mga abo sa kanilang ulo, it's an act of grief or grieving. Pag-iyak, panaghoy, pakikiramay. Sinamahan nila si Hob sa ganong estado. Hindi lang sila nakatingin doon, oh, kumusta ka? Oh, okay lang yan, okay lang yan. Hindi ganun eh. Talagang sinamahan nila sa pag-iyak kasi nakita nila na hindi na, ang hirap na i-recognize ni Hob kasi siguro payat na siya, stress tingnan, at marami sigurong mga sugat-sugat sa katawan, di ba? Grabe yung pakikidalamhati nila na kahit mismo sila, umiyak ng umiyak, pinunit ang damit, at naglagay ng abo sa ulo bilang pagpapakita na sila rin ay nag-grieve with Hope or Job. Yung makakatouch pa dito kasi nakikita pa lang nila when they saw him from a distance, they began to weep. Hindi pa sila nakakalapit doon, papunta pa lang sila, nakikita pa lang nila anong ginawa nila. They began to weep aloud. Hindi yung parang pa-cute na iyak, ha? Weep means cry. Pagtangis. Naalala ko si Jesus, nang makita niyang namatay si Lazaro. Anong sabi niya kay Maria at saka kay sa mga kanyang mga kaibigan, mga minamahal? Wala siyang sinabi. Wabi. Wasabi. Wala siyang sinabi. Ang ginawa niya lang, umiyak. Yun. Jesus weep. Diba? Yes. Tumangis si Jesus. That's the shortest verse in the Bible, yet it's the most phrase that can describe nowadays na si Jesus ay tumatangis sa atin, kasama sa atin. Hindi siya nagpaliwanag. Silent presence is better than empty words. Kasi yung iba, kaya mo yan. Yung toxic positivity, naunawaan kita. Though ang goal lang naman siguro ng kaibigan is mag-comfort, kaya nasasabi natin yan, okay lang yan, makikita din natin siya sa langit someday, ganyan, di ba? Though yun ang ating, ano, yun ang ating goal na i-comfort yung friends sa pamamagitan ng ating mga salita, pero actually, pag ikaw yung nandun, at ikaw yung namatayan, at ikaw yung nakaranas ng ganyan, parang hindi mo feel yung words na yun, kasi empty para sa kanya yun. Hindi to okay. Ba't mo sinasabing okay? Di ba? Or, kasi lalo na pag hindi mo masyadong na ma-relate yung sarili mo, maaaring, hindi naman natin sinasabi na itong mga friends na to, parang wala namang pakialam. Though, alam ko yung may mga pakialam tayo, kaya nasasabi natin yan. Yun nga lang, hindi tayo maingat sa ating mga kinikilos at sinasabi na hindi na tayo sensitive. Kaya, listening. Alam nyo, sa panahon ng bigati, problema, nagdadalamhati, umiiyak yung tao, we say it best
when we say nothing at all. Oh, familiar yung kantang yun. Yan yung kanta namin kanina, di ba, sa bungad. We say it best when we say nothing at all. Shut up na lang tayo. Yung simpleng pagsabi, kapatid, di ba, sabihin mo na, kumain ka na ba, di ba? Pero okay na yung sabihin mo na nakikiramay ako. Nakikiramay. Yung simple touch, yung pag-sabi. O kahit nandyan ka lang, nandyan presensya ka lang, mo, presensya nakikinig ka. Silent presence. Mm-hmm. Kasi ang madalas kasi tayo, bilang tao, kapag may nasasaktan talaga, gusto natin yung comfort through our words. Oh. Pero most of the time, hindi nakaka-comfort ang words, lalo na kung nandyan sa sobrang pighati ng nararamdaman. Mas ma-appreciate yung presensya mo kaysa yung mga sinasabi mo. Mas maganda nga, gawin natin katulad ng friends ni Job. Kasamang umiyak, magulhol, magpakita ka ng dalamhati. Kasi, di ba, yung mga words na okay lang yan, naintindihan kita kasi ganun din nangyari sa akin. Hindi. Every person is unique. We cannot truly sympathize kasi ang emosyon ng tao iba-iba. Yung intensity, yung kanyang pinagdaanan, yung story behind, yung grief, yung losses, secondary losses, kung tawagin namin sa psychology, hindi po. So, we should respect everyone's grief or loss. Wag tayo yung toxic positivity na. Good vibes lang, wag kang umiyak. Masama, mas grabe po yan. We say it best when we say nothing at all. Tama. Kaya importante po na marunong tayong makinig. Mm-hmm. Sa pag-create pa lang ng Lord sa physical appearance natin, di ba? Makikita na natin kung ano yung talagang gusto ng Lord na ipapractice din natin eh. Mm-hmm. Isa lang ang ating bibig at dalawang tenga. Mm-hmm. Which really implies na we talk less and we listen more. Oh, yeah. Okay? Mm-hmm. Mas okay yung konti lang sinasabi at mas marami ang pinapakinggan. Mm-hmm. Kasi may mga benefits po yan. Mm-hmm. Ang taong marunong makinig, maraming makukuhang benepisyo. Mm-hmm. Diba? Sa ating buhay, i-assess nyo yung sarili nyo. Kayo ba yung mahilig bumangka palagi sa mga pag-uusap? Mm-hmm. Mahilig magkwento? Kung nag-uusap kayo, pero puro sa'yo ang kwento, di ba nakakainis pakinggan yun, palagi na lang siya yung nagsasalita. Mm-hmm. Sa lahat ng sasabihin mo, meron din siyang sasabihin, hindi marunong makinig. So, parang mawawalan ka rin ng kausap later on, wala naman kayong pag-usap sa'yo dahil hindi ka marunong makinig. Or madalas, ikaw na lang ang nagsasalita. Which, at the end of the day, hindi rin naman nakatulong dahil akala mo lang madunong ka dahil marami kang sinabi. Pero later on, nakikita mo mawawalan, hindi rin lalayo din sa'yo eh. Kasi hindi ka nga marunong makinig. Mm-hmm. At ngayon may benepisyo, maraming benepisyo mm-hmm. ang pakikinig. And then, makita natin yung kaibigan ni Job. Yung ginawa nila, they practiced the ancient practice of grief. They sat down on the ground with him for 7 days and 7 nights with no one speaking. Grabe. Ilang araw? 7. Isang linggo yan. Walang nagsalita ng kahit isa sa kanya. Yung iba nga, 7 seconds pa lang. Grabe. Gusto na magsalita. Average words everyday, thousands, di ba? Yung lumalabas, sabi sa pag-aaral, mas marami daw sa babae. Ewan ko lang, okay? Grabe yung pain. Nakita natin kanina. May langaw na lumilipad. Okay lang yun. Be professional, okay? Kasi nasa YouTube na tayo. Ah, okay. Sige. Sa langaw. When they saw him from a distance, di ba? Kahit walang, kumbaga sa atin ngayon, social distancing, di ba? Hindi tayo makapunta. Pero yung his friends go for or went for an extra mile. Grabe, ngayon pwede natin ma-apply yung Grab, pwede magpadala, PayMaya pwede magpadala, di ba? So, pwede natin ma-apply to kahit we can observe yung panuntunan ng social distancing, but our efforts to help, to comfort, hindi dapat malimitahan. And then, what's more dramatic, ito, they sat down on the ground with him for 7 days and 7 nights with no one speaking a word to him, for they saw that his pain was very great. Grabe. Kaya nyo po yan. Yung, diba sabi natin last week,
maging pagpapala tayo ngayong pandemya sa pag-iingat ng ating mga dila. Dila. No one speak a word to Him. So, we can be a blessing. Kung tayo'y nakikinig. We say it best when we say nothing at all. At baka pa yan, we will give you three practical tips by Ate Maloy Salimbides sa ating pro tips, professional yes, tips. Yes, the benefits of listening. The benefits yes. of Bakit listening. Bakit nga ba tayo kailangang matutong makinig? Mm-hmm. Diba? So, what are the benefits of listening more? So, mas magiging mapakinig. Okay? Mm-hmm. Sabi pa nga dito, grow in wisdom and humility by learning how to listen more. Sabi ni Ate Maloy Malibiran Salambides from the pro tips. Unang benepisyo kapag ikaw ay nakikinig, you gain wisdom by listening with understanding. Mm-hmm. Nagkakaroon ka daw ng katalinuhan sa pamamagitan ng pakikinig. Mas marami kang matututunan sa tuwing ikaw ay nakikinig kesa ikaw yung nagsasalita. Kahit sino pa yung kausap mo, kahit bata man yan, matanda, may PhD o wala, tiyak na meron kang matututunan. Tama. Kung marunong kang makinig. At meron kang tenga at puso na marunong makinig. When you know how to listen, you earn the right also to be listened to when you speak. Kung marunong kang makinig, nakakuha mo rin yung right na pakinggan eh. Kasi marunong ka rin makinig. Tama po. At just by listening, hindi lang yung conversation. You listen to wise people, like yung mga gurus ngayon. Ako, mentor ko si John Maxwell. Kahit di niya alam. Kasi nagbabasa ako, nakikinig ako sa kanya. Kay Chinky Tan, di ba? Sa mga world-renowned guru, financial guru, love and relationship guru. Ano yung mga guru? Teachers. Okay? Ah, guru. Guru. Okay. Sa, so, doon natututo tayo sa kanya kahit indirectly, hindi sila natin yung personal mentor, pero dahil we understand what they are saying, yun, nagkakaroon tayo ng mas malalim na kaunawaan. We gain more wisdom kasi yes. we listen more. Yes. And by listening, it is an exercise in humility. Ang tao daw na marunong makinig, mapagkumbaba. Exercise yan, pinapractice mo yung pagiging mapagkumbaba. Mm-hmm. Kapag ikaw ay totoong nakikinig upang unawain ng iba o matuto sa kanila, di ba't ito'y pagpapakita rin ng pagpapakumbaba? Mm-hmm. Diba? When you listen, you're giving value to the thoughts and ideas of other people. Binibigyan mo ng value yung sinasabi nila. Mm-hmm. Ito'y pagkilala na hindi mo nalalaman ang lahat. Kaya kailangan mong makinig at matuto sa iba. Diba? Right. Ang pakikinig sa iyong katrabaho, kaibigan, kaempleyado, ay pagpapakita ng kababaang loob dahil naniniwala kang may karunungan at dagdag kaalaman silang maibabahagi. Hindi ka lang nakikinig para may masabi. Mm-hmm. Nakikinig ka dahil gusto mong malaman kung ano yung idea niya. Mm-hmm. Right. Listening is an exercise in humility. Kasi yung nakikinig para mag-understand, kasi yung iba nakikinig to reply agad eh. Mm-hmm. Parang walang humility yun eh. Mm-hmm. So parang you just listen para, hindi, meron akong ganitong idea. But when you listen in humility, you gain more understanding, you gain more wisdom. Correct. And there is this very best and good benefit sa listening. Mm-hmm. This is to listen to God. God's word. Yes, God's word more and to the criticisms of others less. Mas pinakikinggan mo ng mas maraming pakikinig ang salita ng Diyos kesa sa kritisismo ng ibang tao. Mm-hmm. Diba? Kung may marapat tayong matutong pakinggan, yan po yung salita ng Diyos. Yes. Diba? Sabi sa Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So listening to people's criticisms can be discouraging at times. Kapag palagi ka nang nakikinig kung anong sasabihin, comment sa'yo, madalas doon tayo sa Facebook nakikinig eh. Doon tayo sa Facebook nakatingin, ay, ito talaga yung sinasabi nila sa akin. Doon nagko-comment.
kung yun napapakinggan mo, mas stress at madidepress ka sa mga criticism ng iba. Pero kung sa salita ng Diyos tayo makikinig, tiyak na may matututunan tayo bago palagi. Mm-hmm. Ang salita ng Diyos, ito yung nagtuturo at ito yung nag-i-inspire. And make it a habit to listen and to read His Word. Right. We gain more wisdom as we listen to God. Kasi siya yung author ng lahat ng karunungan. At kung meron tayong habit of deep listening, deep reading, deep reflection, yung hindi ka agad-agad nagsasabi o nagre-reply o nagre-react, mas meron kang malalim na kaunawaan ng buhay. Life will make more sense when you are listening. And nowadays, listening is caring. Like the friends of Job, they just go there and listen to the cries of the heart of Job. Sila'y kasamang umiyak. Though, at that passage, ang ganda, no? Pero if you subscribe doon sa Sunday service ng Win Quezon City Church, meron kaming serye. Tutuloy-tuloy namin yon, yung discussion ng friends ni Job for the following Sundays. So, like and subscribe nyo po yung Facebook page ng Win Quezon City. Correct. At dito tinuturo natin yung values ng pakikinig. Okay? Mm-hmm. Hindi lamang ito about religion. Nakikinig tayo, mga verses sa Bible. Actually, itong mga pinag-uusapan natin, these are the values that will help us grow more sa ating profession, sa ating trabaho, sa ating personal na buhay. Sa ating negosyo. Maaring hindi ka masyadong palakinig kasi magpapag-isa ka lang. Pero napakalaking blessing sa isang taong kasama ka kung ikaw o ikaw mismo nakasama ka na ikaw ay mahilig makinig sa iba. Nakikinig ka talaga sa pagtuturo, natuturuan ka, teachable ka, humble ka because you are listening. And you gain more wisdom. You grow in wisdom and humility by learning how to listen more. At importante kung sino ang iyong pinapakinggan. If you listen to more trash, if you listen to more lies, yung mga sinungaling ng mundo, sinasabing pangit ka, hindi ka tanggap, wala kang mapupuntahan, punong-puno na ng pangamba, gunaw na, wala ka ng word of God na naririnig, mas madidepress ka, kapatid. Kaya, we encourage you to open your Bible, attend online services, talagang seryosohin niyo po yung para sa Diyos, alipad para dapat sa Diyos. Hindi po yan yung parang nagfa-Facebook lang kayo na nanonood. That's, we worship God in spirit and in truth tayo. Isa pa rin, yung gospel message can never be locked down. Ang simbahan, yung totoong simbahan ay hindi po yung physical or yung building, but we are the church of the Lord Jesus Christ. We should listen to Him more. He is the head of the church. He is the head of the body of Christ. Siya dapat yung masusunod. Huwag tayong makinig sa mga noises around, yung mga kasinungalingan na hindi tayo karapat-dapat, wala na tayong pag-asa, pagunaw ng mundo, wala nang kaluwalhatian. No, there is hope in Jesus Christ. Listen to Him. Listen to the voice of truth. Amen. So listen to Him more at nawa'y tayo din yung mga katulad ni Hope. That we will grow in wisdom and humility by learning how to listen more. Sila EBZ. Sino yung mga friends na yun? Elipas, Bildad, and Zafar. Okay. So far. Sila yung nakinig at kasamang tumangis. At katulad ni Jesus, tumangis din siya para sa kanyang mga kaibigan. Ang Diyos din ay tumatangis para sa atin. Tawagin na natin si Kuya Vic para sa ating closing prayer. Kung meron kayong mga prayer concerns, meron kayong mga tanong, gusto magpakasal, meron akong kinasal last Saturday. Oh, mas tipid ngayon magpakasal kasi 20 limited, lang dun sa isang hotel. Limited diba? Ang bisita. Hindi pwedeng ipilit yung marami. Counseling, so sabihin nyo lang sa amin, every Thursday, meron tayong Celebrate Recovery sa Facebook page ng Quezon City Celebrity Recovery page. Pinag-uusapan
ang totoong buhay, yung realidad, at paano tayo maghilom sa ating mga hurts, hang-ups, at ating mga bad habits. Yes. At like, subscribe, and share sa aming bubuksan na bago na YouTube account. YouTube channel. So, makiki-trending tayo para to sa kabutihan. Kumbaga, this is good conformity para sa kapurihan ng Diyos, para sa ikalalago, spread yung values ng Panginoon. So, be blessed to be a blessing tayo dito sa company na ito. God bless us all. God bless us all. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makakapag-aral muli ng inyong salita. Salamat, Lord, sa inyong mensahe. Salamat, Lord, sa mga lessons na natutunan po namin this today. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng bukas na puso at isipan upang makarinig at maintindihan po namin, Panginoon, yung mga advices, yung mga godly wisdom, yung mga bagay, Lord God, na dapat po naming matutunan. Hayaan niyo pong kami ay maging humble enough, Lord, to acknowledge na kailangan po namin ng tulong ng iba. And to listen, Lord God, to the words of others. Dahil alam po namin, Panginoon, ito po ay makakatulong sa amin. At ito po, Panginoon, ay aming magagamit para ang aming mga buhay, ang trabaho, ang pakikisama, Panginoon, ay mas maging maayos at maging kapuri-puri sa iyong pangalan. Salamat, Lord, for this day. And we thank you, Lord God, for your blessings. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you, po.